Pinoy, Canadian Pinoy. Malamig dito sa labas. It's still winter, it's February. So, bali, gagawin ko today, itutur ko kayo sa munting kubo namin, yung bahay kubo namin, yung maliit na bahay namin na nautang namin. So, from the parking lot, dito kami nagpa-park. Yan yung spot namin. Diyan kami nagpa-park. Tapos, yan yung mga neighbors namin. Nandun yung bahay kubo namin. Yan ang area na dyan. Yung pangalawang unit from the end. Tapos ito yung mga neighboring namin. Mga neighboring na townhouses. Townhouses pala, townhouse pala yung bahay kubo namin. So, ito sobrang mahal na ito pagkabili namin kasi naabutan kami sa yung mga bahay na nag-increase na yung mga prices. So, yan yung bahay namin. So, ito yung mga neighbors namin. Yan. Sobrang namin. Namin pa yung snow. So, paakyat. May steps dito. Paakyat. Tapos dyan yung bahay namin. Tapos may, doon sa unahan, may play yard dyan. May play yard sa mga bata. Yan, area na yan. Tapos iba naman yung unit yung nalang doon. So, ito guys. So, ito yung front namin. Ito yung front ng bahay namin. Maliit, bahay kubo lang talaga. Ito, first time namin. First time home buyer kami dito. Kabibili lang namin ito. Or kautang lang namin ito last year. So, magwa 1 year pa lang kami dito. So, pasok tayo guys. Pasok tayo sa loob kasi maginaw sa labas. Ito doorbell natin. Nandun yata yung mga bata. Okay, pasok na tayo guys. Hello again, Kapinoy. Nandito na pala ako sa loob ng bahay namin. Munting kubo. Bahay kubo. Ito pala yung main door namin. Yan. So, bago pala ang lahat, kung bago ka lang sa channel namin, please naman pakisubscribe. Malaking tulong na yan. Maraming salamat po. So, bale, itong house tour na to, i-sign ko to. Magsimula ko sa closet, tapos sa kitchen, sa dining, tapos sa living room, papunta sa second floor, then sa basement. Okay, so sundan mo ako hanggang sa katapusan ng video na ito. Ito yung main door namin galing sa labas. Yan. Yan yung labas namin. So, main door. Pagpasok sa loob, ito yung switches namin sa ilaw. Pagpasok sa loob, ito yung closet namin kung saan nilalagay yung mga, alam nyo na, pag winter time, maraming jacket. Sobrang dami na mga kagamitan pag winter. Yan, yung mga sapatos. Tapos dito naman yung mga boots. So, bali, yan yung main entrance namin. Ang liit. Maliit lang talaga. Tapos, galing sa main entrance, yung pakaliwa is kitchen naman. Kung pakanan, yan yung papunta sa second floor. So, dito muna tayo sa kitchen namin. Maliit pa rin yung kitchen namin. So, ito yung mga cupboards dito. Yung mga cupboards. Yung nasa loob. Mga baso dyan. Dito, mga plato. So, dyan, paikot. Yan yung sink namin. Maliit lang yung na-sink. Maliit lang talaga. Tapos yung stove namin, yan yung stove. So, tapos dishwasher, kasama na yan sa pagbili, kasama na yan sa presyo ng pagbili ng bahay namin ito. Tapos dyan, yan yung stove. Ito yung yan, ito naman dito oven. Tapos dishwasher, medyo old na itong dishwasher. Tapos yung fridge namin dito. Ito yung fridge namin. Mga leftovers. Okay, so tapos yung kitchen namin is dito, papunta dito. Ito yung dining room namin. Yan yung dining namin. Tapos pwede rin iikot dito. Dining pa rin ito. So yan yung dining namin. Yan yung chandelier. Ako na naglagay niyan. May nagbigay ng chandelier. Free lang yan. So, in-install ko lang yan. Yeah. Tapos dito yung living room namin. Nandyan yung dalawang makukulit. Say hi! Concentrate sila sa pinanood nila. Yeah, TV time nila ngayon. TV time. Pero kanina naglalaro lang yan sila kanina. So, bali dito yung living namin. Yung wall na yan, ako na yung nagpipaint dyan. Yan, ako na nagpipaint. Yung sa wall. Ito pala yung family pictures namin, mga family pictures. Yeah, in order sa online, si Mrs. yung nag-order dito. Yung mga family pictures. Yeah, dyan yan lahat. Yung mga cuteness pa nila doon, mga bata pa. Pero ngayon, sobrang kukulit na. Yan. Yan, dalawa na yan. So, yan. Ito yung living room namin. Tapos, palabas dito sa living room,
is diretso na sa backyard. Yan naman yung backyard. Palabas. Yan yung backyard namin. So, dami pang snow. Yeah, yan yung shed namin. Binili namin yan sa Amazon. Ako na yung nag-install yan. Nahirapan din ako pag-install yan kasi kailangan flat yung surface na lalagyan niya. Tapos, of course, hi Mama Mary. Good morning Mama Mary. May steak shop Mama Mary kami doon. Tapos may grill kami doon. Actually, kung hindi makikita yung ground kasi ang sobrang kapal ng snow. Oh, look at the snow. Sobrang kapal pa ngayon. May, sa likod dyan, may deck dyan. May wood deck dyan. Tapos sa likod ng backyard namin is forest na yan. Pero tingnan nyo yung forest, parang patay na lahat yung mga kahoy. Walang mga dahon. Ganyan talaga pag winter. So yan yung backyard namin. Maganda yung araw ngayon kasi may sun. Nakikita yung sunlight natin. So papunta tayo sa dito yung, tapos na tayo dito sa ground floor. Papunta tayo sa second floor. So sa second floor, ito may paakyat dito. Yung stairs namin. So turn on yung lights. So yan yung lights. Paakyat tayo doon. Of course, nandiyan si Jesus Christ. Jesus Christ, bless us our home. Thank you. So, dito yung mga bedrooms. So, magsimula tayo sa master bedroom naman. Ito yung master bedroom. Bed namin to ni Mrs. Pero, hindi natutulog si Mrs. dito kasi si Bunso, si Kaden, doon siya. Gusto ni Kaden na katabi niya yung nanay niya. So, ito yung bed namin, master bedroom. So, sa labas nito, so, dyan yung backyard. Makikita natin yung backyard. Yan. May walking trail dyan sa forest na yan. May walking trail dyan. Maganda dyan pag summer. So, yan. Yan yung master bedroom. So, pasok tayo sa kay Faith na room. At saka nagsulat siya. Si Faith yung nagsulat dito. No voice allowed. Walang voice daw allowed. Yung pasok tayo dito. So, ito yung room niya. So, bali ito yung room niya. Yan yung bed niya. Yeah. So ako na rin yung nag-paint dito. Ako na yung nag-paint ng wall dito. Ano ba yung kulay? Parang gray yata yung kulay dito tapos pinartan ko ng paint. Kasi room ni Faith. So sa ito rin yung bintana ni Faith. Yung windows niya, makikita din yung windows sa ang front ang makikita din. Yun yung makikita. So paglabas sa room ni Faith, andyan si Aya, si Kaden. So paglabas ng room ni Faith, plus patayin pala natin yung ilaw, is room naman ni Kaden. So ito yung room ni Kaden. Open natin yung light. Maliit lang na room din. So ito yung room niya. Dito natutulog sila dalawa, si Kaden at saka si Mrs. Kasi si Kaden hindi matutulog pag hindi katabi yung nanay niya, yung mama niya. So ito yung room. Yan, ako nagpipaintan yan. Tapos ito yung closet. May closet din siya, may sariling closet. Yan. Tapos may hatch dyan patungo sa ceiling, sa roof, pero hindi na yan ginagamit yata. Okay, so pupunta tayo sa washroom. So nandito yung washroom namin. So yun to yung washroom. So maliit na washroom din. Hi guys. So ito yung washroom. Tapos ito yung bathtub namin. Yung bathtub maliit lang, pero okay na rin. Hindi naman lang kami naghahanap ng malaki. Kasi yung malaki naman, mahal din yun. So, yung bathtub namin, yung mga bata, gumagamit pa rin yan. Diyan sila naliligo. Yeah. So, dyan. Yan yung lights. So, turn off the light. Kalimutan ko pala i-turn off yung light dito. Huwag kalimutan i-turn off yung light. So, yan yung sa second floor namin. So, pababa naman tayo patungo sa basement. Yung stairs namin. Medyo mataas. Mataas din. Mahirap ito pag mga matatanda yung titira dito. So, turn off the light. Okay. So, patungo tayo sa basement. Sa basement naman namin, galing sa, ito yung dining. Straight sa dining, may door dito patungo sa basement. Madilim. Yan yung basement. So, turn on the light natin. Yung basement. So, ito pala yung ginagawa ni Mrs. Hindi na niya din na dryer yung mga clothes para makasave ng electricity. So, hinahalayan niya lang dito. So, from basement, first area sa basement is ang play area ng mga bata.
So dito naglalaro yung mga bata. At saka dito na rin ako nag-exercise. May workout ako dito. Kapunting workout. Mga barbell. Yung workout ko dito. Kapunting exercise. So ito yung wall dito. Ako na rin yung nag-paint dito. Pinalitan ko na yung kulay nito. Gray pa rin yung original dito, pero pinalitan ko ng medyo may dark gray siya. May pagka-dark punti. So, yan yung play area nila. So, patungo sa play area, so another compartment, so dito, is ang laundry. Ito yung laundry. So, ito yung sa hot water tank namin. Kasama na rin ito sa pagbili, yung hot water tank. Washing machine namin at saka dryer. Kasama na rin ito sa pagbili. Kaya medyo mahal din yung mahal din itong bahay na ito. Kasi mga bago itong mga gamit dito. Yan. Tapos may mga may sink din dito. Tapos another washroom dito. Toilets. At saka another sink dito. Sink. Hi guys again. So yan. Yan yung tiles. So, medyo bago ito nila bagong renovate nila dito yung pagbili namin, may renovate nila to. So tapos ibang compartment dyan, yun yung theater room namin dito, tapos ito yung storage namin, puno ng gamit. Yung storage is puno ng gamit. Yan, ilan mong minawa yung mga gamit. Basta mga Pinoy, daming gamit talaga, parang sayang itapon yung mga gamit, pero si Mrs. nagtatapon yun, marami yung sinatapon siya. Okay, so yan yung storage namin. Tapos pagpasok, may isang room dito. Ito yung isa sa pinaka gusto ko. Yung theater room. Yung theater room, yung parang ito, soundproof to siya. Soundproof. Yan. Yung tapos yan yung TV namin. So gusto ko dito magstay pag may time. Pero wala namang time kasi busy sa work. So yun yung TV namin, malaki, 75 inches, yeah. Tapos yan yung couch, recliner yan, tapos gusto ko dito, upo. Yan yung theater room, ito yung theater room namin, soundproofing ko. Kaya medyo kasama na rin ko sa pagbili, kaya medyo mamahal-mahal din, pero okay lang, kayod lang to the max, yun naman talaga ang buhay sa Canada, kayod to the max. So, labas tayo sa theater room. Ang dilim. So, palabas sa theater room. Okay, going back na dito sa turn of the light. Okay. Play area again. Ang dilim. Walang ilaw. So, ito patungo sa ground floor. So, yun guys. Yun yung munting kubo namin. Maliit lang talaga, pero medyo mahal din. Kasi naabutan na kami sa pag-increase ng mga prices ng bahay. So yun guys yung house tour ko sa bahay namin na maliit. Bahay ko. So, kung may comment kayo kung paano namin nabili yung bahay, paano namin nautang yung bahay, mag-comment lang kayo sa below, tapos sasagutin ko kung paano namin nakuha yung bahay na ito. Okay, salamat sa pag-watch sa video nito. Please like and share. And don't forget to subscribe guys. Bye. Bye Kapinoy. Canadian Pinoy. Peace. Oh,
Kapinoy, sana na-enjoy kayo sa house tour video ko. So bali, gagawa ko ng quick summary sa house tour video ko. So yung pag-purchase namin ng bahay ay last February 2022. So yung asking price noon is 380,000. So nag-bid kami ng 398,000, tapos nalalo kami sa bidding. Tapos yung mga processing fees, almost 5,000 din yung processing fees. So sabihin na lang natin na 400,000 plus. So bali, 16 million pesos na rin yun. So yung year built ng bahay namin is 1978, medyo matanda lang. So it's our first time home buyer kami. So yung mortgage payment naman namin is nag-range ng from $600 to $900, depende sa inflation rate. Kasi yung rate na kinuha namin is variable, so tataas pa baba. Pero ngayon tumaas siya kasi tumaas talaga yung inflation rate. So medyo nag-hirap ko kami, ayun to the max. So sana na-enjoy kayo sa panunod ng video ko, sa house tour na video. At sa sunod na video naman, panoorin nyo ang sunod na video kasi ito yung tips kung paano kami nakabili ng bahay. So panoorin nyo yan para ma-share ko naman sa inyo kung paano at makakatulong din to sa inyo. So maraming salamat, Kapinoy. Peace. Bye.